Mas mabilis mo bang nakikita ang mali kaysa sa mga bagay na kapuri-puri? Are you quick to complain rather than compliment? Gusto mo bang maging mas positibo ang iyong pananaw sa buhay at ibang tao? Here are simple tips to help you nurture a more positive outlook. Magandang araw, maayong adlaw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Kakambal ng pagngiti ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Dahil kung ang focus natin ay problema at pag-aalala, tiyak ang idudulot nito ay salubong na kilay at mukha na palaging nakasimangot. So how can we nurture a positive outlook? Tip number one, provide solutions when you point out problems. Ang taong positibo hindi lamang pumupuna ng mali at ng problema. Hinahanapan niya ito ng solusyon. Before you open your mouth to complain about something, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang solusyon na pwede kong iambag dito? Less problem pointing and more solution giving. Tip number two, look for the right angle. Ang bawat tao at ang bawat pangyayari ay mayroong magandang anggulo. There is always an opportunity in crisis. Sa isang travel magazine na aking nabasa, mayroong magaganda at unique na furniture na ginagawa ang kumpanyang Tacloban Prevails. Mula sa mga sirang kagamitan, dulot ng bagyong Haiyan o Yolanda, ang Costa Rican furniture designer na si Bernardo Urbina ay nakaisip na lumikha ng mga panibagong furniture na may hatid na inspirasyon at magagandang istorya. He calls this repurposing and upcycling. Kahit sirang headboard ng kama, kariton at gulagulanit na bahagi ng bangka, nakitaan niya ng magandang anggulo ang mga ito upang gamitin sa paggawa ng mga walang katulad na furniture. Look for the right angle. Tip number three, understand before you conclude. Iwasan ang manghusga at gumawa ng conclusion nang hindi naman nalalaman ang kabuuan ng istorya. Ang sabi nga ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, seek first to understand, then be understood. Tip number 4, strength finder rather than a fault finder. Train your mind to be more positive by intentionally focusing on the strengths of people rather than their weaknesses and faults. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Having a positive outlook in life is a big plus in your business and your career. Provide solutions when you point out problems. Look for the right angle. Understand first before you conclude and be a strength finder rather than a fault finder. Maging positibo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. 1197 DXFE, the Good News Radio. Ito ang FABC Philippines. Ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. 1116 DXAS, Zamboanga City. 1162 DXKI, Coronadal City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, Davao City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1143 DZMR, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, Metro Manila. 702 DZAS, Mega Manila. At sa online live streaming, Now XD at Pinoy Connection.